Hello mga kapatid, andito na naman si Wally the Lifestyle. At kung nakikita nyo, ito na naman, nag-uumpisa na naman akong nagpapile ng mga bato natin dito sa pond. So mamaya-maya, makikita nyo kung anong resulta ng ginagawa ko mga kapatid. I know, hindi ko kayo na-update sa lahat ng bagay na ginawa ko dito. Kasi sa sobrang init talaga. So, kung naalala nyo mga kapatid, itong kahoy na to, doon to sa kabilang side, tinanggal ko siya, hinanapan ko ng paraan para magpatungan ako sa bato na to. So, ganyan na ang ginawa ko at nilagyan ko din siya ng maraming stone. So, hindi ko na kayo na-update lahat ng ginawa ko dito mga kapatid kasi sobrang init talaga. So, parang wala ako sa mood mag-video pagka unti-unti ko siyang ginagawa kasi sobrang init. So, yan. Tapos yan, nilagyan ko na siya ng tubig. Ang bilis nga niyang nag-algae, kung napansin nyo, nag-green siya kasi sa sobrang init. So, ngayon, yun namang fountain natin, yun na yun. Kung naalala nyo, diba sabi ko, nag-order ako ng fountain galing sa Amazon, yung in-unboxing ko. Eh, naisip ko kasi na parang hindi siya masyadong matibay pag bilad na bilid siya sa araw. So, pinalikod din to siya. Yan na lang din yung nilagay ko dyan. So, permanente lang siya dyan. At hinanapan ko lang din ng paraan para gumanda ganda. So, yan na siya. Yan. Lapitan natin. Ay, masyadong malapit. Yun siya, yung tubig niya sa baba. So, meron akong maliit na pot dyan. Parang disenyo ko lang mga kapatid. So, nilagyan ko din ng bato sa kabilang side. Ganyan. Tapos, nilagyan ko lang din ng mga bato-bato at halaman sa loob. Katulad lang din ng dati na ginawa ko noon. Mas gusto ko kasi yung pot. Tingnan. Mas cute, di ba? So, yan ang ganap natin mga kapatid. At yan lang siya. Binago ko din yung forma ng chair. Kung napansin niyo, yung isang chair na yan, hindi talaga yan siya noon dyan. Doon yan sa taas ng terrace namin. So, ngayon, ang mangyayari dyan, i-re-repaint ko yan. Pati yung isa kasi medyo nagkaroon ng kalawang. So, i-re-repaint ko din yan siya para magkatulad sila green. And then, kung naalala nyo, di ba may umbrella ako dito? Nasira yun, di ba? Sa video ko. Kasi nga, sa sobrang hangin, nabali siya. So, tinanggal ko yung kanyang katawan, yung mga metal noon. At ginawa ko siyang ganyan. Kasi,
Layuan ko mga kapatid para makita nyo. Para yung ating pan hindi masyadong ano sa araw, kasi mas mabilis kasi mag-algae pag ang tubig ay bilad na bilad sa araw. So ganyan ang mangyayari. Eh dati-dati naman di ko alam na mabilis pala mag-algae pag mabilad sa araw yung pan. So ganyan, para hindi naman masayang at hindi ko maitapon yung cloth sa umbrella. So ganyan ang ginawa ko. So actually mayroon pa akong isang umbrella na ikakabit sa na dito sa area na to, para pag umupo naman ako at si hubby hindi mainit. Pero hahanapan ko ng paraan kung saan ko siya ipwesto, kasi hindi naman po pwede na ang umbrella natin ay nasa tapat ng box ng aircon. Dapat open siya dyan. So tingnan ko na lang mga kapatid kung anong magagawa ko. O baka lagyan ko pa rin, pero dito sa kabilang side yung umbrella. Anyway, pwede naman yung umbrella i-adjust. Pwede siyang papunta doon, papunta dito, kasi meron siyang adjuster. Kumbaga pwede siyang hindi i-straight, pwede siyang paslant paglagay. So ganun lang mangyayari mga kapatid. So sa susunod, mayroon akong i-unboxing na solar light para sa ating pond, at saka yung ating artificial lilies na ilagay ko dito. Actually, yung bulaklak na yan galing yan dun sa aquarium ko. Tinanggal ko kasi yung ibang mga halaman dun sa aquarium mga kapatid, kasi parang sumobra, parang nasisikipan yung mga isda pag sobrang dami, at saka mas marami kang linisin, diba? So dyan lang siya, lilinis-linisin ko lang din yan siya dyan para mayroon namang tao dyan. So at least mga kapatid, nagkaroon din kayo ng idea ng sarili ko, kasi sarili ko lang tong ano eh. Kumbaga sarili ko lang idea na nilagyan ko ng wood sa baba. Kung napansin nyo, wood sa baba, diba? Cute din siya tingnan eh. So, and then may bato. Meron din ako nilagay na decoration na mushroom, para kunwari may mushroom. So yun lang siya. Actually di pa tapos to mga kapatid, kasi yung area na yung lagyan ko pa ng bato doon sa baba ng upuan. So yun lang muna sa ngayon mga kapatid, kasi sobrang init talaga mga kapatid kanina. At hindi pa ako tapos. Tingnan nyo mga kapatid, makalat pa hanggang doon. Marami pa akong natira na stone. So ang gagawin ko dyan mga kapatid, doon ko yan ilalagay sa exit namin doon sa kabilang side. Gawin ko siyang stepping stone doon, kasi pag lumabas ako dito galing sa may likod, kunwari magtapo ng basura, ito basura namin dito. So gawin ko siyang stepping stone doon. Doon sa, kung nakikita nyo, meron akong stepping stone doon, pero maliliit siya masyado, kaya papalitan ko yan. Palitan ko nung malalapad. Actually, itong likod namin mga kapatid o sa harapan, kailangan ng dagdagan ng mga racks. Kasi unti-unti na silang nag-anuhan. Iwan ko parang, minsan kasi mga kapatid dito, pagka yung sobrang init, yung mga bato para siyang nadudurog katagalan. So kailangan siyang i-brush para maglabasan yung ibang stone at dagdagan din siya at ikalat dyan para gumanda siya ulit. So ganun lang mga kapatid ang buhay dito. Kung napapansin nyo, maraming dumi. So marami tayong i-unboxing mga kapatid, kasi meron din akong nabili na blower, leaf blower, dry leaf blower kumbaga. So ganyan lang. At ito naman mga kapatid, ito yung tinanggalan ko nung kahoy na nilagay ko doon sa pad. O mayroon pang natira. So another project naman to mga kapatid ang gagawin ko dito. Iba naman ang ilalagay ko dito, hindi na tong wood. Baka lagyan ko siya ng katulad nito para magka-terno sila sa kabilang side. At maghanap din ako ng paraan kung ano yung klaseng decoration ang gawin ko dito. So marami pang dapat gawin mga kapatid, makalat pa ang backyard ko. Kaya pagkagaling ako sa trabaho, tinatiming ko lang din yung medyo ganitong oras na, kumbaga I think it's 7 o'clock already na mga kapatid. May araw pa kami dito, maliwanag pa. So
pag mag-ano na naman yung daylight saving, ganitong oras, madilim na talaga dito. So, ganun talaga mayayari. So, yan. Yung aking kamote, kumalat na siya. Ang dami ko talagang linisin. Kasi pag sobrang hangin, mga kapatid, yung mga dumi din ng mga kapitbahay namin pupunta rin dito. Kung nakikita nyo yung mga kahoy na yan, yung kanilang mga ano na dahon, yung mga dahon nila na dry, pupunta din yan dito. Kaya dito rin lilipad yan lahat. Dati-dati, mga kapatid, wala akong mga halaman dito. Yan. So, ako na ang nagtanim yan. I think tinanim ko to mga 2020. Nung nag-umpisa yung pandemic, at nag-umpisa din akong mag-vlog. Maging vlogger. So, tinanim ko din to sila. Kasi yun yung time na nagka-COVID kami. And then, wala naman kasi akong sintomas. So, ginamit ko yung quarantine day ko sa paggawa ng aming backyard. So, at least may nakita sa nakita sa aking pagkwa-quarantine. And then, yung aming ginamit din sa pag-fix nito sa backyard, mga kapatid. Mayroon din kaming stimulus noon, stimulus money. So, yun yung ginamit namin para maayos yung backyard. At ako lang talaga ang gumawa, mga kapatid. Dahan-dahan ko lang talaga siyang ginawa. Kahit gano'ng kainit noon, hindi ko inda yung init. Kasi naka-quarantine nga, 'di ba? So walang labas-labas, dito lang sa bahay. So ganyan lang, mga kapatid. Nakaka-enjoy din tingnan yung meron kang mga halaman. Tapos pag-uupo din ako dito. Anyway, maingay yung aming machine. Yan, actually bago ito, mga kapatid. Hindi rin basta-basta dito sa ano, mga kapatid, pag nasira yung aircon. Alam mo, mga kapatid, mga 5 to 6,000 ata to ang binayaran namin dyan. Ganyan talaga ang life. Kailangan nating gumastos, di ba, mga kapatid? So, hanggang dito na lang muna ang video natin, mga kapatid. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Adios, masalama, bye-bye. Love you all. God bless. Mamuah.